In this video, pag-uusapan natin kung paano mag-file ng third quarter 1701Q sa BIR online. And kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. From previous video, pinakita natin kung paano mag-register online sa BIR. Especially ito yung sa mga freelancers or professionals, single proprietor, pwede pa nitong gawin online lang. Ang tanging gagawin mo na physical or mag-visit ka lang sa BIR kapag i-claim na yung mga documents. And then afterwards, pwede ka nang mag-file ng first quarter. And then yung sa second quarter, may mga separate videos tayong pinakita dyan katulad nito. And then this time, magka-file naman tayo for third quarter. Ang deadline ng pag-file is 45 days after matapos ng quarter na yon. So halimbawa is July, August, September, yun yung third quarter, so September 30 na tapos. Bibilang tayo ng 45 days, yun yung pinaka-deadline. So ang deadline niyan is November 15 pa. Ito siya. So mas maganda na mag-file tayo ng mas maaga para nga naman ma-avoid natin yung hassle and wala na rin tayo masyado pang iniisip. So ito yung naging output or yung resulta ng pagka-file ko. So ang gagawin ko is mag-umpisa ulit tayo from scratch and gagawin lang natin siya online. So inopen ko na yung eBIR Forms na software na BIR mismo. Pwede niyo siyang ma-download online. Pag sinerch niyo siya online, pupunta tayo sa URL ng BIR. So pag kinlit ko to, ito yung dapat inyong makita. And then from here, pwede niyo na nga itong i-download para magamit niyo na for filing online. And itong details na ito is pinakita rin natin sa mga previous videos. So this time, mag-file na nga tayo. So ang gagawin ko is i-open ko ulit yung eBIR Forms. And then right away, ito agad yung makikita mo. I-type lang dito yung TIN mo or yung tax identification number. And pag nag-press ka ng tab, mag-update na yung ibang information dito kasama yung RDO code, yung complete name mo, at marami pang iba. This time, ang ipafile natin is yung sa 1701Q. By the way, ito nga pala yung certificate of registration na nakuha ko mismo sa BIR. And ang nakalagay dito na ifile ko is yung 1701Q. Yun yung quarterly, and then kapag natapos na yung buong year, 1701 naman. Hindi na ako magpa-file ng ibang form, like yung sa 2551. Pero sa mga previous video, pinakita ko rin kung paano yan i-file. So, try natin later on kung paano nga ba siya gawin, just in case na naka-indicate siya dito sa certificate of registration nyo. Pero kung hindi rin naka-indicate, huwag nyo na lang din gawin. So, balik tayo dito sa eBIR Forms. Dito sa list of forms nga. Click ko to and then hanapin ko yung 1701Q na 2018 version. Ito siya, 1701V2018. Ito kasi yung latest. And dahil ang gagawin natin is yung sa quarterly, hanapin natin yung Q, 1701QV2018 version. So click ko to. Ito na yung mga na-file ko in the past, yung Q1 and then Q2. By the way, yung information na nilagay mo rito, especially yung earnings, magagamit natin siya sa pag-file ng Q3. Mamaya pakita ko. Click ko tong fill up. And then click ko tong OK. And ito na yung form mismo. Hayaan natin 2023 to. Dito sa quarter, piliin natin yung third. Kasi nga third quarter tayo magka-file. Yung number 3, 4, hayaan na lang din yan. Sa number 7 na tayo mag-update. Pwedeng single proprietor kung meron kayong DTI. Sa akin kasi hindi na ako nag-file ng DTI. So professional, kung nag-avail kayo ng 8% income tax rate, piliin ito at ma-update itong number 16. Kung sakali naman na yung graduated income tax rates, piliin lang yung isa and mag-update din dito. So sa akin, nasa 8% income tax rate ako, yun yung final ko. And then, kumpletihin ko yung ibang information, yung 11, 13, and 14. Magiging 15 na din. So, kumpletihin ko lang. Sa number 14, since wala akong foreign tax number, leave ko to as blank. And then sa 15, no to, wala akong foreign tax credits. Sa spouse, TIN naman, just in case nakasal kayo, hindi nyo pa rin ilalagay yung details ng spouse nyo dito. Ang reason daw niyan is dahil nga magka-file naman sila ng hiwalay. So scroll down ko lang. Ang gagawin na natin is i-validate muna natin to. So kapag ganito yung nakita ninyo, pwede na mag-proceed sa next page. Pero kung hindi naman, kung may error, sabihin sa inyo kung ano yung mga fields na dapat ninyong i-update. So click ko tong OK. And then edit ko lang ulit para mapunta tayo sa next page. Page 2 na tayo. Dahil 8% income tax rate yung pinili ko, ito na lang tayo mag-focus. Ito siya. Pero kung graduated income tax rate, dito kayo mag-update. So balik tayo dito. Ang i-update ko lang dito is yung number 47. Ang ibig sabihin nito is kung magkano yung kinita ko for this quarter lang. Yung July, August, September, which is yung Q3. So let's say 100,000 yun.
Ito siya. And then yun sa number 50 naman, yung total taxable income from previous quarters. Ibig sabihin nito, yung mga nakaraan na final natin, yung Q1, Q2, pagkasamahin natin yung kinita natin ng mga panahon na yon at ilalagay siya dito. That's why kailangan nyo yung information or yung ITR na final nyo nung Q1 and Q2, pwede nyo i-review yon at ilagay dito yung amount kung magkano ba yung na-file nyo doon. So halimbawa, nasa 80,000 yon. Yun yung ilalagay nyo dito, pwede nyo i-check yung ITR nyo last quarter para ma-confirm kung tama yung info dito. Sa pinakababa, may nag-appear na dapat bayaran natin, pero dahil nag-file tayo or nag-avail tayo ng 8% income tax rate, ilalagay natin dito yung exception na 250,000. Ayan na siya, so wala akong mabayaran for this quarter pa din. Kasi nga, hindi pa rin ako maabot ng 250,000 kung ganito yung maging example ko. Pero kung ang kinita ko pala ng previous quarter is umabot ng let's say 180,000 and then this month is 100,000 pa rin, magbabayad na tayo ng 2,400. And obviously, kapag mas malaki yung kinita natin this quarter, mas malaki yung mabayaran nating tax. So pag i-scroll down ko to, pwede na i-click yung validate or save and then submit for final copy. Now, click ko na itong validate and then click ko yung OK. This time, pwede ko na itong i-submit for final copy. Please ensure that you have internet connection. Click ko yung OK. And thank you for using EBAR forms. Click ko lang ulit yung OK. And baka magkaroon tayo ng error dito. Ganun kasi yung na-experience ko noong mga past quarters. Not submitted. So, in-expect ko na to kasi sa first try ko talaga, lagi nagkakaroon ng error. So, gagawin ko is, isasubmit ko lang ulit. And submit successful na. Yung notification daw is masasend sa email natin. Merong note dito sa bandang baba na minsan may delay sa pag-send ng email. Na-experience ko to dati na umabot pa ng another day or so pag ako na-receive yung email. Pero today, na-experience ko is mabilis naman. After 2 minutes, na-receive ko kaagad tong email from ebirforms-noreply@bir.gov.ph. And ito yung itsura ng confirmation receipt and system generated to. So, hindi na kailangan mag-reply. Instead, itago nyo yung kopya na to as proof nga na nag-submit na nga kayo sa BIR for your tax filing. Pahabol na rin na ako kasi wala akong babayaran. Pero just in case na meron, pwede naman kayong pumunta sa link na to automatically. Nagpop-up siya dito sa EBIR form. So, pag kinlik ko to, ito yung mga venue na pwedeng gamitin para magbayad. Sa GCash, sa Maya, sa Union Bank, or sa iba pang online banking, pwedeng-pwede yan gawin online. So, close ko lang to. And then, punta tayo sa main screen. Dito, tatlo na yun na file ko na 1701Q. Now, kung sakaling magka-file din kayo ng 2551, ito siya, yung Q2018 din. Click ko yung fill up. Click ko yung OK. Ang gagawin nyo lang is piliin yung sa quarter na ipa-file ninyo. And automatically, pag-click nyo yung calendar, December, yung mag-a-appear dito. And then, hanapin lang natin yung availing 8% income tax rate. So, pag sinik ko to, automatically grayed out na tong lahat. So, madali lang siyang gawin. Again, kung naka-indicate lang to doon sa certificate nyo mula sa BIR, that's the time na gagawin nyo lang siya. Pero kung hindi, obviously, hindi na kailangan itong gawin. And going back dito, just in case nga na kailangan nyo i-file, i-validate nyo lang din, and then after i-validate, click submit final copy. So, ganun kadali mag-file ng tax or ng 1701 sa BIR. Online lang yan, and hindi naman tayo nagkaroon ng kahit na anong issue sa pag-file online. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!